Hello, it's me again, Lauren, Lil Cusina. Gagawa po tayo ngayon ng don ng siopaw. Ang mga sangkap na ating gagamitin sa ating don ng ating siopaw ay ito pong ating all-purpose flour. 4 cups po siya. 4 cups all-purpose flour. Four tablespoon sugar. Four tablespoon baking powder. Tsaka ito po yung ating dinilute na yeast. 1 tablespoon na yeast diluted 1/4 cup warm water. Tapos ang ating fresh milk 1 cup. Cooking oil 1 tablespoon na cooking oil. Ilalagay din po tayo ng 1/4 tablespoon na iodized salt. Ang una po natin gagawin ng ating dry ingredient. Ang ating 4 cups na all-purpose flour, lalagyan po natin ng ating baking powder. Ayan, imimix lang po natin ang ating all-purpose flour and baking powder. Ayan, mix together. Then, isama na natin ang ating sugar. Ayan. Tapos ilalagay natin ang ating cooking oil. Cooking oil natin is 1 tablespoon. Tapos yung salt pala natin. Yan. Magtapos natin mapagsama-sama ang ating dry ingredient together with cooking oil. Ito naman ating fresh milk, 1 cup. Unti-unti nyo pong i-combine or i-add. Yan. Itong ating yeast. Tingnan nyo po yung yeast natin. Nag-bubbles na po. After one hour, yung yeast natin, nag-bubbles na po siya. Yan. Dapat po ganyan po. Ayan, combine po natin together yung mga ingredient po natin. After that,
Ayan. Hawakan ko na po. Siguraduhin nyo pong malinis ang ating mga kamay. Mag ginagawa po natin ito. Ayan. Ayan, napansin po natin, kulang po ng ano, medyo dry po siya. Mag-a-add po tayo ng 1/2 cup na water. Ayan, ito po yung ating 1/2 cup na water. Unti-unti po nating ilalagay sa ating. Ayan. We should kneading together hanggang maging soft po yung ating dough. Tansyahin nyo na lang po yung water na ilalagay nyo. Kasi baka sumobra po. Pag sumobra yan, dadagdag na naman po kayo ng flour. Kaya yung 1/2 cup po, unti-unti nyo pong ilalagay. Hanggang magtik po or magpantay po yung inyong dough. Ayan. Sige. Kailangan nyo pong masahin maigi para mag-smooth po siya at magpantay po yung ating dough. Thirty minutes ko po itong imamasa hanggang maging soft po yung ating dough. Ayan, naubos na po natin yung 1/2 cup na water. Ayan. Masahin na po natin yan. Kuha tayo ng konting flour. Para rin sa ating surface. Para wag po siyang dumikit habang minamasa natin. Yan. Kailangan po kasi yung dough natin maging smooth. Pino po siya. Ayan, smooth na po yung ating dough. Ayan na po. We have to rest it in 1 hour. Ayan, set aside muna natin. 1 hour po natin siya ipapahinga.
Ayan, kung may cheesecloth kayo, takpan nyo muna. Ayan, after 1 hour, ayan na po ang ating dough. Ayan. Ayan o. Malsa na po siya. Ayan. Pindot-pindotin nyo. Ayan, nakaalsa na po siya. Ayan, may konti tayong flour para wag dumikit. Hati-hatiin natin siya. Re-rest natin ulit siya ng 30 minutes naman. Tsaka, after 30 minutes, lalagyan na po natin siya ng filling. Ayan, after 30 minutes, ito na po yung dough natin. Maglalagay na po tayo ng filling natin. Pork siopaw. Ayan, ang ating pork siopaw, lalagyan na natin ng filling. Ayan, maglalagay na tayo ng filling ng siopaw. Pork siopaw. Yan, pitin nyo po, ganito lang po. Yan, 1, 2, ipitin nyo, 3, yan, ayan o, 4, yan, hold nyo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yan. Yan. Ang ating siopaw. Five, six, ayan. Tapos, ikutin nyo po ng ganyan para magkaroon po ng ano sa gitna. Ayan. Ating siopaw. Ayan. Sana lang. Pa. Last one. Ayan po. 1, 2, 3. Ganyan. Gayahin nyo lang po yung ginagawa ko. Ayan. Huh? Ayan. Gayahin nyo lang yung ginagawa ko. Ayan. Hilahin nyo lang. Oh, ayan. Ayan. Oh. Ayan. Hilahin nyo lang yung dough nyo. Ayan. Ayan na, di ba ho? Ayan. 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 Homemade siopaw. Ito lang po ang aking pambahay na siopaw. Ayan.
Yan. Yan. Ayan na po ang ating siopaw. Ire-rest din po natin ulit siya ng ire-rest po natin siya ulit ng another 30 minutes. Tapos, listim na po natin siya. In the meantime, habang naghihintay tayo ng 30 minutes, pakuluin nyo na po yung steamer nyo. Para paglapag natin after 30 minutes, mainit na po yung steamer nyo. Yan. Ito pala yung ano natin. Wax paper, lagyan nyo po sa ilalim ng siopaw nyo. Yan. 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 Ayan. Palutin nyo ulit ng cheesecloth para umalis na siya ulit. Ayan, pinainit ko na po yung steamer. Kumukulo na po siya. Ayan. Lalagay natin yung siopaw natin. Ingat po. Mainit. Siopaw natin. Nanagay na. Ayan, lalagyan natin ng cheesecloth yung ibabaw ng siopaw. Para hindi po tumulo yung tubig sa ating siopaw. Ayan, check natin after 15 minutes. Ayan. Woo! Ang laki ng siopaw natin. Jumbo! Ang sarap, makintab-kintab. Ayan. Takpan po natin uli after 5 minutes. Luto na po ang ating siopaw. Laki, jumbo. Grabe, tingnan mo yung plato. Laki. Ang laki. Ang laki ng siopaw. Ayan, hiwain na natin ang ating siopaw. Sarap. Ating siopaw. Siopaw. Sarap.